Okay, so our lesson 1.1 is about the algebra as the study of structures. Algebra will be important to you later in life. When you're my age, you can use it to torture people your age. A short history of algebra. Algebra started in ancient Egypt and Babylon, where the preoccupation of early settlers was concentrated to solve linear equation. Gaya ng pinakita natin kanina sa video dun sa timeline, di ba nagsimula sa Babylon, sa Egypt and Babylon. Pero tingnan naman natin yung mga na-contribute, some of na-contribute ng mga mathematician ng mga time na yun. Gaya nitong nasa slide natin about the linear equations, ax equals b. Then we have also the quadratic equation, ax squared plus bx and c equals to c. And intermediate equations, ax squared plus by squared equals cz squared, whereby several unknowns are involved. The humble beginnings of algebra continue a tradition of finding solutions of equations from very specific ones to the more general. This preoccupation spread across the Islamic world and later on the continental Europe and the Americas over several centuries. So pagdating naman sa time ni Diophantus, the Alexandrian mathematician, Cyril of Alexandria and Diophantus, that is circa AD 250, continued the traditions of Egypt and Babylon, but it was Diophantus' work, Arithmetica, that was regarded as the earliest treatise on algebra. So, ito yung kanyang book, dito nakatala, kumbaga ito yung written evidence ng mga panahon ni Diophantus ay very evidence na siya ay mayroong contribution sa development ng algebra. Next, dun din sa timeline, di ba, after ni Diophantus ay yung time naman ni Brahmagupta, the Indian mathematician Brahmagupta, circa 598 up to 668 CE, invented the rules for addition, subtraction, and multiplication with zero and negative numbers. He was also an astronomer and made many other discoveries in mathematics. Unfortunately, his writings did not contain any proofs, so we do not know how he derived his result. So during the 6th century, the ideas of Diophantus were improved on by Hindu mathematician. Ito yung ngayon si Brahmagupta. Then in the 9th century, the Arab mathematician, ito na yung time ni Al-Khwarizmi, wrote one of the first Arabic algebras, a systematic expose of the basic theory of equations. Ang kagandahan kasi doon sa book na nagawa ni or yung manuscript ni Al-Khwarizmi, meron siyang basic theory of equations, then naandun na rin yung mga proof. Yun. So kaya very evident at saka sa time mismo ni Al-Khwarizmi nagamit yung word na algebra. The title of the book Al-Kitab Al-Muqtasar fi Hisab Al-Jabar Wal-Mugabala. Yan o, ito yung naka red color. So dun mismo nagmula yung word na algebra. Translate the compendious book of calculations by completion and balancing. Okay? So, ito ngayon yung evidence ng book ni Al-Khwarizmi, page 15 from a translation of algebra which shows how to solve quadratic equation of a given notation formed by x squared plus bx equals c. Okay?
It was written by Persian mathematician Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi around 820 CE and established algebra as the new area of mathematics. In fact, the name algebra derived from the word algebra in the title of the book. Al-Khwarizmi is often called the father of algebra. In the book, he shows how to solve linear and quadratic equations, how to calculate the area and volume of certain geometric shapes, and he introduced the concept of balancing when solving equation. Ayan, di ba kaya sa algebra talaga ay ang operation ng algebra more on balancing or solving equation. Kasi yung solving equation, that refers to a balancing. By the end of 9th century, the Egyptian mathematician Abu Kamil, 850 to 930, had started and proved the basic laws and identities of algebra and solved many complicated equations such as, ito yung contribute naman ni Abu Kamil, yung solution ng kanyang equation na x plus y equals z at yung x squared plus y squared equals z squared and xz equals y squared. Then sa time naman ni Omar Khayyam was Persian mathematician. He managed to classify and solve all cubic equations and shows how to express roots of cubic equation by line segments obtained by intersecting conic sections, but he could not find a formula for the roots. So, mapapansin natin doon sa timeline ng ating mga mathematician, meron silang kanya-kanyang contribution doon sa development ng algebra. Merong yung time ng mathematician na ang kanya lang na contribute ay about the quadratic and linear equations. Pero pagdating naman kay Omar, binigyang emphasis niya itong mga tinatawag na cubic equations. Ang mga cubic equation, ito na yung mga equation in the third degree. Nasa third degree yung kanyang power. Kaya medyo, kumbaga, high level siya pagdating sa mga other equation. Kaya lang, sa time ni Omar, hindi niya nabigyang emphasis yung formula on finding the roots of the third degree equation. In the 30th century appears the writings of great Italian mathematician si Leonardo Fibonacci, 1170 up to 1230, among whose achievements was a close approximation to the solution of cubic equation of the form x cubed plus bx squared plus cx plus d equals 0. Yan. So ito yung tinutukoy natin ng mga cubic equation kasi yung highest exponent niya ay third degree. Ngayon, sa time ni Fibonacci, na bigyan niya ito ng solution. Ganun din, para din sila ng case ni yung nauna sa kanya, si Amir o si Omar, di ba? Wala silang exact formula talaga on finding the roots or the solution. Early in the 16th century, the Italian mathematicians, ito na yung mga Italian mathematician kumbaga ito na yung time nila, si Pon del Pero, Niccolo Tartaglia, Gerolamo Cardano, yan, and solve the general cubic equation in terms of the constants appearing in the equations. Kasi ang mga cubic functions or cubic equations, may mga constant din yon. May mga constant. Yung pinaka-last term ng equation ay mga constant. So, sa time naman, nitong tatlong ito, mga Italian mathematicians, so binigyang emphasis nila yung part ng mga nasa constant. Okay? Next, sa time naman ni Ludovico Ferrari, 1522 up to 1565,
siya ay student ni Cardanos, no? Soon found the exact solution to equations of the fourth degree. Pagdating naman sa time ni ni Ferrari, fourth degree na. Kasi habang tumatagal, humahaba yung timeline o yung panahon, syempre yung mga mathematician, iba't iba yung kanilang kakontribute. So, before ni Ludovico, nakapokus lang sila sa third degree equations. Pero sa time naman niya, ayan, nakakuha siya ng exact solution pagdating naman sa fourth degree. So, pag sinabing fourth degree, yung kanyang highest exponent na ay to the fourth power. As a result, mathematicians for the next several centuries tried to find a formula for the roots of equations of degree 5 or higher. Hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy pa rin yung mga mathematicians, yung kanilang mga researches. Siyempre, ang target nila ay makuha talaga yung exact root or exact solutions sa mga equations on the 5th degree or higher degree. Eh, marami naman ngayon na mathematician din na naglitawan na talagang kaya namang ibigay yung pinaka-result ng mga higher degree exponent. Si Bietti, Francois Bietti, 1540 up to 1603, was a French mathematician. He made significant advances in algebra and first introduced the use of letters to represent variables. Ayan, di ba kaya kung bakit meron ng mga letter tulad ng X, Y, A, B, C, up to Z. Diba? May mga letter na, no? Siyempre, si Bietti ang nag-introduce nito. Yung mga letter represent as the variable. Bietti discovers the connection between the roots and coefficients of the polynomial called Bietti's formula. Ayan. So, sa mga polynomials kasi ay may mga tinatawag na coefficients. So, yung every polynomial at yung part ng polynomial ay may mga coefficients, no? So, may tinatawag na literal coefficients and numerical coefficients. So, binigyan emphasis yon ni Bietti yung connection ng roots or ng solution doon sa polynomial. Kaya tinawag siya na Bietti's formula. Ayan, sa time naman ni Sir Isaac Newton, 1707, gave it the name universal arithmetic. Ayan, Sir Isaac Newton naman yan. Ha. The main step in the modern development of algebra was the evolution of a correct understanding of negative quantities. Contribute in 1629 by Albert Girard. Sa time naman ni Albert Girard, no? Yan naman ang kanya mga binigyang emphasis yung mga negative quantities. Kasi ngayon, ang pag-solve ngayon ng mga equations, anumang equations ito, hindi lang yung positive value, include na ang zero, at ganyan din ang mga negative numbers. Okay? Then, his result to were later overshadowed by that of his contemporary René Descartes, whose work is regarded as the starting point of modern algebra. Ayan, pagdating naman ni René Descartes, ang kanyang concentration naman ay pinagsama niya ang algebra at itong geometry, solving of algebra in connection to geometry into a Cartesian plane. O yung tinatawag niya na two-dimensional plane. So pag pinagsama mo yung algebra at geometry using the Cartesian plane, magiging ano na siya ngayon? Magiging analytic geometry. At si René Descartes ang nag-contribute niya. Malaki ang kanyang contribution kasi ngayon, di ba, we can solve algebra using a Cartesian plane. Yan. Nanggaling yun sa kanyang apelido. No. Cartesian plane. Descartes' most significant contribution to mathematics, however, was the discovery of analytic geometry, which reduces the solution of geometry problems to the solution of algebraic ones. Ayan, di ba? Ito yung kanyang Cartesian plane.
kumbaga combination na to, collaboration na ng algebra and geometry. At tinawag na siya ngayon analytic geometry. Efforts continue through the 18th century on the theory of equations. Then German mathematician Carl Friedrich Gauss in 1799 gave the first proof in his doctoral thesis of the fundamental theorem of algebra. Ayan. Ayan ang kanyang big contribution. Itong fundamental theorem of algebra. At ito, itong theorem na to ay nagagamit na ngayon. Gamit na gamit na ngayon ito pagdating sa calculus. Yung contribution ni Gauss. By the time of Gauss, algebra had entered in modern phase early in the 19th century. The Norwegian Niels Abel and the French Évariste Galois, 1811 up to 1832, proved that no formula exists for finding the roots of the equations of degree 5 or higher. Ayan, di ba kasi? Maraming mga mathematician nagdi-discover nila nakakakuha sila ng exact root. Although, hindi nila kayang ibigay yung talagang formula how to find the exact root. Siguro, ano lang, trial and error yung ginagawa until na makuha yung exact root. Let's say, degree 5 or higher. Pero ang nagpatunay na talagang no formula exists sa mga degree 5 or higher. Yan, silang dalawa ni Abel at ni Galois. Thus, attention shifted from solving polynomial equations to studying the structure of abstract mathematical systems such as groups whose axioms were based on the behavior of mathematical objects such as the complex number. Okay, so the only way to learn mathematics is to do mathematics. Yun lang naman yung sinasabi ni Paul Halmos.